guys. Welcome back again to my channel. Advantage and disadvantage about travel vlog. Iisa-isahin ko guys kung ano yung mga disadvantage and advantages. I hope guys na may matutunan kayo, makapagbigay ako sa inyo ng tips about travel vlog. Yan. So, simulan na natin. First. Isipan ko kasi, last year kasi nakapag-travel vlog na din ako, pero around Batangas area lang yun. And hindi ko pa ganun kumbaga, yun kasi yung first video ko na nag-vlog ako. Malapit lang siya sa Manila area. So, hindi siya ganun ka-hassle eh. So, ang disadvantage na naisip ko, kung magta-travel ka local or international, ay, syempre, hassle. Why? Kasi, ako, na-experience ko siya, guys. Ito yung first travel vlog ko na sobrang dami ko talagang bit-bit. Syempre, vlogger ka na eh. Kumbaga, inisip mo talaga na kailangan marami ka bala. Kung maga, pupunta ka sa isang laban na kailangan marami kang bala. Ang dami kong gadgets na dala. So yun, first ay syempre yung Canon DSLR na ginagamit ko talaga pang vlog. Hindi lang naman yung camera yung dadalhin mo, di ba? Pati yung mga accessories niya, yung charger niya, yung tripod or gorilla pad, and syempre memory card. So kailangan marami kang dalang extra para just in case pag nagta-travel ka nga, kailangan marami kang bala, marami kang bit-bit ng battery, marami kang bit-bit ng memory card, kasi nga mahirap na malobat ka, mahirap puno yung memory card mo, so kailangan marami ka talagang bit-bit. Hindi lang isang camera yung dala ko, meron din akong action camera na SJ Cam 7 Star Beach yung pupuntahan mo, kailangan may dala kang action camera na pwede mong ilublog sa tubig. I'm not saying naman na pag nag-travel vlog ko or pumunta ka ng beach, kailangan bumili ka ng action camera. Unless na lang kung gusto mo mag-risk na babalutin mo. Di ba may mga nabibili naman yung kinikintas na plastic na pinapasok yung cellphone mo. Unless na lang kung mag-risk ka na ilulublog mo yung cellphone mo gamit yung plastic na yun sa dagat. Nasa'yo pa rin yun, or sa dagat, or sa pool. Nasa'yo pa rin yun, guys. Pero, yun nga, sa part ko, ang dala ko action camera. So, dala ko rin mga batteries nun, memory card, yung mga wires niya, accessories nga. So, andan ko na namang dala. Third na dala ko ay, syempre, yung laptop. Bakit? Pag nagta-travel ka, marami kang pwedeng makuhang video, marami kang makukuhang picture. For sure naman, yung memory card mo, mapupuno agad. So, wala kang choice. Kung yung laman ng memory card mo, kailangan i-transfer mo sa laptop or kung may mga hard drive ka or USB malaki para matransfer mo siya agad doon. So, yun yung concern ko. So, yun, yung laptop, dala ko din yung laptop bag. Dala ko din yung charger. Diba? Dala ko din yung mouse. May dala pa akong extension. May dala pa akong USB port. So, ang dami kong bit-bit. Camera na Canon, action camera na SJ Cam, and then laptop. So, yun pa lang, actually guys, yun pa lang guys, punong-puno na yung bag ko. Ang dami mong bit-bit, ang bigat. Pero yun nga, yun yung disadvantage. Yun naman guys, nasa'yo pa rin naman yun kasi may mga vloggers din naman na cellphone lang yung ginagamit. Unless na lang din, yung camera nyo, sobrang yung gig niya para ma-consume yung ilang days mong travel. Nasa inyo pa rin yun kung ano yung mga gagamitin nyo and dadalhin nyo. Pero yun yung sinasabi kong nangyari sa akin. And yun nga, syempre may disadvantage. Meron ding advantage naman. Yung advantage niya, syempre pag nag-travel ka na hindi ka vlogger, konti yung dala mo. Kumbaga, sakto lang yung mga dala mo, cellphone, carry na. Yung gamit mo, pwedeng backpack lang, carry na. Diba? So, konti lang yung mga dadalhin mong gamit. Number two, syempre kung vlogger ka, ang disadvantage niyan ay, halimbawa, pumunta kayo sa restaurant, ang una-una mong gagawin ay, syempre magpipicture ka, bibidyohan mo yung mga pagkain, di ba? Paparating pa lang yung waiter, kailangan mo bibidyohan mo na siya. Paglapag ng pagkain, dapat bibidyohan mo din. So, yun yung disadvantage kasi, di ba? Yung tipong gutom na
hindi ka pa makakuha ng pagkain, hindi ka pa makakain kasi kailangan mo muna picturean and videohan para sa mga taong manonood sa iyo, syempre. So yung advantage niya naman, syempre, ma-share mo sa mga tao. Kung halimbawa, mapunta man sila dun sa lugar na napuntahan mo and then nakita nila sa travel vlog mo na kumain ka dito, yung naging result naman nung kinainan nyo is masarap naman or okay naman. So, syempre, so yung makakapanood nun, matutuwa rin na pumunta dun sa restaurant na kinainan mo kasi nga, maganda yung kinalabasan. So, yun yung advantage kasi na-share mo sa mga tao kung saan sila pwedeng pumunta, saan sila pwedeng kumain. Number 3, yun. Siyempre, since ikaw yung maraming dalang camera, ikaw din yung taga-video, ikaw din yung taga-picture. So, yun yun. Taga-picture ka, taga-video ka na, vlogger ka na, ikaw pa taga-picture. So, yun yung disadvantage niya kasi ikaw yung may dalang camera. Pero yung advantage niya, kung wala kang camera, ikaw yung mas maraming picture. Yun. Yun yun. So, fourth ay... Siyempre, ang disadvantage ulit ng pagta-travel, kung may mga picture ka or mga videos, hindi mo lahat mapopost sa social media. Alam nga naman yung sobrang haba mong video, ipost mo sa Facebook, may manonood pa ba nun? Kumbaga, yung iba doon, matatago lang sa cellphone mo or sa camera mo. Advantage naman, siyempre, kung nag-vlog ka, mapopost mo lahat ng ginagawa mo. Kumbaga, na-share mo sa mga tao kung ano yung napuntahan mo, ano yung magandang puntahan nila pag napanood yung mga videos mo. So okay yun na mapupost mo lahat. Kumbaga, wala kang itatago kasi kailangan mapost mo yun lahat para makita ng mga tao kung ano yung ginawa mo. Number 6 yan. At talaga, madalas na nangyayari pag nagtotravel vlog ka or nagvo-vlog ka sa labas. Siyempre, ang disadvantage niyan ay pag may dala kang camera or cellphone na iikot-ikot kang ganyan o gaganyan-ganyan ka, tapos kausap mo yung camera, kausap mo yung cellphone mo. Yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung ginagawa mo, pagtitinginan ka nila. Isipin ng mga tao, ang ginagawa ng babae niyan, ang ginagawa ng tao niyan at kausap yung sarili niya, kausap yung camera, kausap yung cellphone. Diba? So, kumbaga, minsan, nakakahiya talaga pag nag-vlog ka sa labas. Yun yung minsan disadvantage din ng mga vloggers. Advantage na naman, chill-chill ka lang. Diba? Titingin-tingin ka lang sa mga tao. Konting picture, konting video. Okay na yun. Diba? Chill-chill lang. Last, guys, ay syempre, although hindi ko naman sinasabi na sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng bagay, ganun yung gagawin mo. Halimbawa, pag nagtatravel vlog ka, syempre, yun nga, since kausap po yung sarili mo sa harap ng camera, sa harap ng cellphone, nakafocus ka lang talaga doon. Kumbaga, siya lang talaga yung kausap mo. Ganun. During travel vlog mo or nasa labas ka, ang focus mo lang talaga ay mag-video ka ng sarili mo. Kumbaga, hindi mo napapansin yung ibang kasama mo, hindi mo napapansin yung paligid mo. Kasi nga, focus ka lang talaga sa mga taong makakita nito. Gusto mo mong paganda yung mangyayari, gusto mong mapaganda para pag napanood ng mga tao, okay naman siya. Diba? So, ang advantage naman ng travel vlog, advantage naman dun, guys, ay kung syempre, nagka-travel ka, mabibuild din yung speaking skills mo. Diba? Hindi lang sa harap ng camera. Minsan din naman, bawa, pumunta ka sa isang lugar, syempre, kakausapin muna din yung mga tao doon para magtanong ka, o pwede ba mag-vlog? Ganun, syempre, ikaw, as a vlogger, kailangan minsan tanungin mo din sila kung pwede ba. Kasi may mga times talaga na nangyayari. Kung nagbablog ako or nagbablog kami ni ng boyfriend ko, minsan pinagbabawalan talaga kami. Yun yung ano din. Kasi kailangan tanungin mo din muna yung lugar kung pwede ka bang mag-vlog. Kasi baka nga hindi pwede, tapos vlog ka ng vlog. Mabibuild mo talaga yung pakikipag-usap doon kasi hindi mo siya kilala eh. Hindi ka, diba? Hindi mo kilala yung tao. Tapos kakausapin mo para magpaalam ka, para ma-inform siya na, oh, pwede ba mag-vlog? So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo yung binigay kong 6 advantages and disadvantages ng pagta-travel vlog. Yan. So, medyo dumidilim na, diba? Because it's already 6 p.m. na, guys. So, yun, I hope na nakatulong sa inyo, guys, yung binigay kong tips ng mga disadvantages and advantages ng pagta-travel vlog. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and bell button. And kung may mga suggestion pa kayo, guys,
sa mga next vlog, sa mga future vlogs natin. Pwede kayong mag-comment doon kung ano yung mga gusto niyo ipagawa sa akin or sa amin ng boyfriend. Ayun lang guys! Bye!